95% ng mga Pilipino ang nagtataglay ng Mark of the Beast na hindi nila namamalayan. Ibig sabihin, humigit kumulang 95 million ang may Mark of the Beast na sinasabi sa Book of Revelation. Masayang pagbati sa lahat ng Pilipino Ophirians sa buong mundo. Ito na ang pinaka-ultimatum ng aming mga babala para sa inyong mga patuloy na bumabatikos, kumukutya at kumakalaban sa katotohanan ng aming inilalahad. Sana kahit sa huling pagkakataon, muli niyong buksan ang inyong mga kaisipan at unawain ang aming mga inihahayag. Itabi niyo muna ang anumang doktrina at unawaing mabuti itong tungkol sa Mark of the Beast. Mahigit 95% ng mga Pilipino ang hindi nag-aalam na taglay pala nila ang Mark of the Beast na sinasabi sa Revelation 13. Ibig sabihin, 95 out of every 100 Filipinos ang nagtataglay ng Mark of the Beast. Ang kasalukuyang populasyon ng Pilipinas ay mahigit 100 million. Lumalabas na hindi bababa sa 95 million ang markado na ng hayop na sinasabi sa Revelation 13. Sa kabila ng samot-saring pinagdadaanan ng Ophirian Heritage Conservatory, kami ay labis pa ring nagagalak dahil may mga taong patuloy na nagsisiyasat ng katotohanan. Sa kabilang dako naman, nakakalungkot ding isipin na maraming tao ang napadpad sa iba't ibang sekta, grupo at relihiyon na itinanim dito ng mga dayuhan at patuloy na pinalalago ng mga nabubulagang tagapagturo. Kung uusisain natin ang kanilang mga itinuturo tungkol sa Mark of the Beast, mapapansin nyo na may kanya-kanya silang mga tsurya at haka-haka tulad ng mga sumusunod. These are the misconceptions. Number one, ang Pope daw ang Beast. Number two, microchip and barcodes daw ang Mark of the Beast. And number three, bakuna daw ang Mark of the Beast. Lahat po yan ay taliwas at napakalayo sa katotohanang nasa kasulatan. Far from the truth. Dekadekada na ang usaping ito, ngunit hanggang ngayon, hindi pa rin nabibigyan ng linaw. Bakit? Kasi unang-una, may malaking problema sa translation ng Revelation 13 verse 18. Pangalawa, ang tunay na kahulugan ng Mark of the Beast ay hindi po matatagpuan sa Book of Revelation, kundi nasa Genesis. Huwag kalilimutan na ang katapusan ay itinakda sa simula pa lang. Isaiah chapter 46 verse 10. I make known the end from the beginning, from ancient times, what is still to come. I say, my purpose will stand, and I will do all that I please. Gaya ng sinabi namin sa simula pa lang ng ating YouTube channel, wala kayong mauunawaan sa Revelation kung patuloy niyong tatanggihan ang katotohanan na aming inilahad sa mga naunang series mula pa noong 2019. Yes, muli kong babanggitin ang mahahalagang foundation videos na kailangan niyong napanood upang lubusang maunawaan itong mga sinasabi namin ngayon mula sa Book of Revelation. Ito ang mga series na kailangan niyong maunawaan. Number 1, Creation Series. Number 2, Babylon Series. Number 3, World Genealogy and Territories Series. Number 4, Rizal Series. Number 5, Two Witnesses Series.
Lahat yan ay kailangang naunawaan bilang preparasyon para maunawaan din ang Book of Revelation, lalo na itong tungkol sa Mark of the Beast. Mahalagang alam nyo ang mga totoong naganap sa Genesis chapter 1 and 2, pati na ang genealogy ng tao mula kay Adam and Eve, pababa kay Noah hanggang sa 12 tribes of Jacob's Israel. Importanteng alam nyo kung sino talaga ang mga tunay na Gentiles sapagkat sila ang lahi ni Gog and Magog na magpapatupad ng Mark of the Beast. Kailangan ding alam nyo ang serpent seeds na sinasabi sa Genesis chapter 3 sapagkat yun ang susi para malaman kung ano ang Mark of the Beast na naitatak sa mga tao. Simulan na natin ang pagtatalakay ng Revelation 13 kung saan nasusulat ang tungkol sa Mark of the Beast. Revelation chapter 13 verse 1. The dragon stood on the shore of the sea, and I saw a beast coming out of the sea. It had 10 horns and 7 heads, with 10 crowns on its horns, and on each head a blasphemous name. Inilarawan ang dragon na nakatayo sa dalampasigan at may lumabas na beast or hayop mula sa dagat. Ang hayop ay may 7 ulo, 10 sungay at 10 korona. Sa bawat ulo may nakasulat blasphemous na pangalan. Yan ang unang hayop na binanggit sa Revelation chapter 13. Bago tayo magpatuloy, klaruhin muna natin ang dalawang tauhan na binanggit sa verse 1. Narito ang mga guide questions. Number 1, sino at ano ang dragon na sinasabi sa talata? Number 2, saan galing ang dragon? Number 3, ano ang kahulugan ng hayop na lumutang mula sa dagat? Sagutin natin ang una at pangalawang tanong. Ano or sino ang dragon at saan siya galing? Ang kasagutan ay nasa sinundang chapter, Revelation chapter 12, verse 9. The great dragon was hurled down, that ancient serpent called the devil or Satan, who leads the world astray. He was hurled to the earth and his angels with him. Malinaw ang information. Ang dragon ay ang serpent, at ang serpent ay ang diablo na si Satanas. Kasama ni Satanas ang kanyang mga anghel na ibinagsak dito sa mundo. Huwag pong kalilimutan, ang dragon, serpent, at devil ay iisa. Si Satanas na ibinagsak mula sa langit. Sila ang mga rebellious angels. Sagutin natin ang pangatlong tanong. Ano ang hayop na sumulpot mula sa karagatan na may 7 ulo at 10 sungay? Revelation chapter 17 verse 9 to 10. This calls for a mind with wisdom. The 7 heads are 7 hills on which the woman sits. They are also 7 kings. Maliwanag ang sinabi. Ang 7 ulo ay kumakatawan sa 7 burol or bundok. Kumakatawan din ang 7 ulo sa 7 hari. Sa makatuwid, kung ang 7 ulo ay kumakatawan din sa 7 hari, ibig sabihin, ang 7 bundok ay 7 kaharian, 7 bansa. Ganun kasimple. Klarado at malinaw ang inilalarawan ng Revelation 13 verse 1. Ang mga tauhan ay si Satanas, at ang 7 bansa ni Satanas. Ngunit, may kailangan pa rin tayong pansinin, kumparahin at linawin. Titigan niyong mabuti ang Revelation chapter 12 and chapter 13. Sa left column, Revelation 12 verse 3. Then another sign appeared in heaven, an enormous red dragon with 7 heads, and 10 horns and 7 crowns on its heads. Its tail swept a third of the stars out of the sky and flung them to the earth. Ikumpara natin sa Revelation 13:1. The dragon stood on the shore of the sea, and I saw a beast coming out of the sea.
it had 7 heads and 10 horns with 10 crowns on its horns and on each head a blasphemous name. Sa chapter 12 ng Revelation, ang may 7 heads, 10 horns, and 7 crowns ay ang dragon. Ngunit pagdating sa chapter 13, ang 7 heads, 10 horns, at 7 crowns ay nalipat sa beast or hayop at ang corona ay nadagdagan pa ng 3. Paano napunta sa hayop ang heads, horns, and crowns? Ang paliwanag ay makikita nyo sa chapter 13, verse 2. The beast I saw resembled a leopard, but had feet like those of a bear and a mouth like that of a lion. The dragon gave the beast his power and his throne and great authority. Ibinigay ng dragon o ni Satanas ang kanyang authority o kapangyarihan sa hayop. Yan ang dahilan kung kaya ang nakitang hayop na lumutang sa dagat ay may 7 ulo, 10 sungay at 10 korona. Nangangahulugan lamang na ipinasa ni Satanas o ng dragon ang kanyang kapangyarihan sa 7 bansa or civilization. Yan ang dominion ni Satanas. Tanong, bakit ibinigay ni Satanas ang kanyang authority sa mga namumuno ng mga bansa na kanyang binuo? Ang sagot ay nasa Genesis. Genesis chapter 6, verse 4. The Nephilim were on the earth in those days and also afterward, when the sons of Alahayam went to the daughters of humans and had children by them. They were the heroes of old, men of renown. Isang paglilinaw, ang kahulugan ng salitang Nephilim ay the fallen ones. Tinutukoy po ang mga fallen, rebellious angels. Hindi po giants or higante ang kahulugan ng salitang Nephilim. Blame the translations. Kung naunawaan nyo ang Creation at ang Babylon series, malinaw sa inyo na bago pa man ang baha at pagkatapos ng baha, naririto ang mga Nephilim at nagkaroon ng mga anak sa tao at sila ang mga naging heroes of old. Sila yung mga naging tanyag na tao. At dahil ang mga Nephilim or fallen angels ay nagkaroon ng mga anak sa tao, ibig sabihin, naririto ang kanilang lahi at kahalu-halubilo natin hanggang ngayon. Nothing has changed as in the days of Noah. So huwag kalilimutan, nagkaroon ng mga anak sa tao ang mga anghel na kasamahan ni Satanas at ang lahi nila ay kahalubilo natin hanggang sa kasalukuyang panahon. Sila ay mga half angel, half humans. Tanong, paano si Satanas? Nagkaroon din ba si Satanas ng sarili niyang anak at bloodline sa tao? Yes, definitely. Hindi lang ang mga anghel na kasamahan ni Satanas ang nagkaroon ng anak sa tao, kundi mismong si Satanas ay nagkaroon din ng sarili niyang bloodline. Paano ko nasabi? Basahin ko ulit at pansinin ninyong mabuti ang sinasabi sa Revelation chapter 12, verse 9. The great dragon was hurled down, that ancient serpent called the devil or Satan, who leads the world astray. He was hurled to the earth and his angels with him. Malinaw, si Satanas ay ang ancient serpent. Saan unang nabanggit ang serpent? Nasa Genesis chapter 3, noong nilinlang niya si Eve. Ngunit sa Genesis, ang serpent ay isang uri ng hayop, isang livestock. Paanong nangyari na ang serpent na isang hayop ay si Satanas ayon naman sa Revelation 12 verse 9? Sa paglipas ng panahon, unti-unting mas lalong luminaw ang mga pangyayari. Una, kailangan nating tandaan na si Satanas ay isang spirit,
sapagkat siya ay isa ring angel, isang anghel. Bilang spirit, ginamit ni Satanas ang katawan ng serpent upang akitin si Eve. Yan ang unang posibilidad kung kaya ang serpent at si Satanas ay pinag-isa pagdating sa Revelation. Pangalawang posibilidad, either inutusan ni Satanas ang serpent bilang kanyang kinatawan. Yan lang ang posibleng nangyari kung paanong si Satanas at ang serpent ay itinuring bilang isa pagdating sa description sa Book of Revelation. Tanong OHC, pwede bang pumasok ang spirit ni Satanas sa katawan ng hayop? Yes, kung natatandaan pa, noong pinalayas ng Misaya mula sa katawan ng tao, ang pulutong ng mga demonyo lumipat sila sa mga baboy. Nasa New Testament po yan. Isang patunay na maaaring ginamit ni Satanas ang serpent sa pamamagitan ng demonic possession. Kaya ang serpent at si Satanas ay pinag-isa ng Revelation. Balikan natin ang tanong kanina, kung nagkaroon din ba ng sariling bloodline si Satanas bilang serpent? Ang sagot ay makikita noong isinumpa ng alahayam ang serpent. Genesis chapter 3 verse 14 to 15. So Yahweh Elohim said to the serpent, "Because you have done this, cursed are you above all livestock and all wild animals. You will crawl on your belly and you will eat dust all the days of your life. And I will put enmity between you and the woman and between your offspring and hers. He will crush your head and you will strike his heel." Maliwanag na si Satanas bilang serpent ay nagkaroon ng offspring, serpent seed, serpent bloodline. Balikan na natin ngayon ang Revelation chapter 13 verse 2 upang masagot ang tanong na bakit ibinigay ni Satanas ang kanyang kapangyarihan sa hayop na sumisimbolo sa pitong bansa. Basahin ulit natin. Revelation chapter 13 verse 2. "The beast I saw resembled a leopard but had feet like those of a bear and a mouth like that of a lion. The dragon gave the beast his power and his throne and great authority." Bakit ibinigay o bakit binigyan ng dragon o ni Satanas ng kapangyarihan ang pitong bansa na sinisimbolo ng hayop na may pitong ulo? Straightforward na sagot. Sapagkat ang mga bansang sinisimbolo ng beast or hayop ay bloodline ng kanyang anak, serpent seeds, kasama din ang bloodline ng kanyang mga anghel na ibinagsak dito sa mundo. Ang kanilang bansa ang sinisimbolo ng hayop na may pitong ulo at sampung sungay. Tuloy natin, verse 3. "One of the heads of the beast seemed to have had a fatal wound, but the fatal wound had been healed. The whole world was filled with wonder and followed the beast." Verse 4. "People worshipped the dragon because he had given authority to the beast, and they also worshipped the beast and asked, 'Who is like the beast? Who can wage war against it?'" Ang isang ulo ng hayop ay nagkaroon ng malubhang sugat, ngunit ito ay gumaling. Namangha ang buong mundo at ang mga bansa ay sumunod sa hayop. Sinamba ng sangkatauhan ang dragon or si Satanas at sinamba rin nila ang hayop na nagmula sa dagat. At kanilang sinabi, "Sino ang makakatalo sa hayop sa digmaan?" Ayan, inilarawan ng Revelation ang geopolitical at military alliance nitong pitong superpower nations ni Satanas. The Empire of Satan. Yan ang unang hayop na inilalarawan ng Revelation 13.
dumako tayo sa pangalawang beast or hayop. Revelation 13 verse 11. Then I saw a second beast coming out of the earth. It had two horns like a lamb, but it spoke like a dragon. It exercised all the authority of the first beast on its behalf and made the earth and its inhabitants worship the first beast whose fatal wound had been healed. Ang pangalawang beast or hayop na sumibol ay nagmumula sa lupa o kapatagan. Ito ay parang maamong tupa, ngunit kapag nagsalita ay parang dragon. So alam natin ang pinakakahulugan ng dragon, si Satanas. Bakit inilarawan na anyong tupa? Sapagkat ang hayop na ito ay nagbabanal-banalan at nagkukunwaring advocate ng kapayapaan. Bukang bibig ay kapayapaan para sa mundo, pero sa likod nito ay inuudyukan ang mga bansa na digmain ang ibang bansa o karatig bansa. Bakit ganon ang gawain nitong pangalawang hayop? Sapagkat taglay nitong pangalawang hayop ang kapangyarihan ng naunang hayop na kumakatawan sa pitong bansa o sibilisasyon na itinatag ni Satanas. Ano ang nakatakdang gagawin nitong pangalawang hayop? Sa pamamagitan ng pagbabanal-banalan, ipapasamba niya ang unang hayop na may pitong ulo at sampung sungay. Hihimukin niya ang mga bansa na manikluhod at magpasakop doon sa unang hayop na may pitong ulo na umahon mula sa dagat. Ipinapakita ngayon ng Book of Revelation ang interplay or ugnayan ng religion and world geopolitics. Ituloy natin ang papel nitong pangalawang hayop. Verse 13. And it performed great signs, even causing fire to come down from heaven to the earth in full view of the people. Because of the signs, it was given power to perform on behalf of the beast. It deceived inhabitants of the earth. It ordered them to set an image in honor of the beast who was wounded by the sword and yet lived. Ang pangalawang hayop ay magpapamalas ng mga kamangha-manghang mga bagay tulad ng pagpapababa ng apoy mula sa kalangitan, kung kaya magagawa niyang linlangin ang sangkatauhan. Ipag-uutos nitong pangalawang hayop na igawa ng image ang unang hayop bilang parangal in honor of the first beast. Tuloy natin, verse 15. The second beast was given power to give breath to the image of the first beast so that the image could speak and cause all who refused to worship the image to be killed. Pag-usapan muna natin ang image na ipapagawa nitong pangalawang hayop para sa unang hayop. Sa Bible, kapag sinabing image, ito ay isang inukit na imahe. Sa madaling salita, ribulto. Pwedeng gawa sa kahoy, bato, at simento. Katulad sa mga nakikita niyong mga ribulto na niluluhuran, pinapasan, ipinoprosesyon, at sinasamba ng maraming tao sa mundo. Ngunit, may malaking kaibahan itong ribulto na ipapagawa ng pangalawang hayop sapagkat ang imahe na ipapagawa ay nakakapagsalita, nakakagalaw, may boses. Ang ibig pong sabihin, voice of authority, katulad ng isang maimpluwensyang tao. In short, ang image na ito ay magkakaroon ng kakayahang impluwensyahan at manduhan ang mga tao. May kakayahang sumagot kapag kinausap mo. May angking katalinuhan. Kaya niyang i-recite kahit ang buong Biblia at kaya niyang sagutin ang mga komplikadong katanungan na ikakamangha ng sanlibutan.
Sa kasalukuyang ginagawa namin itong video, nakikita ng OHC ang patuloy na pag-evolve ng prototype para sa imahe. Isang robot na parang tunay na tao at may super artificial intelligence. Pinangalanan siyang Sophia, meaning wisdom. Tuloy natin. Ano nga ulit ang sinabi ng Revelation 13 verse 15? The second beast was given power to give breath to the image of the first beast so that the image could speak. Si Sophia, the robot, ay nakakagalaw at nakakapagsalita. Maaari mo siyang tanungin tungkol sa mga komplikadong bagay-bagay. And take note, habang tumatagal, si Sophia ay tumatalino ng tumatalino sapagkat may kakayahan siyang matuto mula sa anumang kanyang naririnig at nakikita sa paligid. Nakakabahala po ang ginawang pagtanggap ng tao dito kay Sophia Robot. Maging ang mga nasa matataas na antas ng lipunan at matatalino ay namangha kay Sophia. Kahit saan pumunta, siya ay hinahangaan at pinapalakpakan ng mga tao. Celebrity, public figure. Dahil dito, kahit ang United Nations ay namangha. October 2017, si Sophia ay binigyan ng citizenship ng Saudi Arabia, the first step to personhood, para maging tao, magkaroon ng persona at magkaroon ng karapatan ang isang imaheng robot. November 2017, si Sophia ay binigyan ng United Nations ng titulo bilang kauna-unahang champion sa pagpapatupad ng United Nations Development Programs for the Asia Pacific. Take note, United Nations ang nag-recognize. Si Sophia ay kabahagi na ngayon ng United Nations bilang isa sa mga key persons sa pagpaplano para ma-achieve ang United Nations Sustainable Development Goals. Watch out! Si Sophia Robot ay isa ng influential public figure na kinikilala maging ng United Nations. That rings a bell. We are fast approaching sa direksyon na sinasabi ng Revelation 13. January 2018, si Sophia ay na-upgrade at nagkaroon ng gumaganang paa at legs upang makalakad na parang tao. Ang kanyang balat ay naging parang totoo at nagagawa niya ng mag-smile habang nakikipag-usap at iba pang facial expressions. Very human. Sa kasalukuyang ginagawa itong video, March 2021. Saan ang direksyon na tinutumbok ng sangkatauhan? Where do we go from here? Huwag kayong magugulat kung dumating ang panahon na luluhuran ng mga tao ang isang robot mesaya. Ulitin ko, huwag kayong magugulat kung ang mga tao ay luluhod sa harap ng robot na mesaya. Bakit ko nasabi? Simple lang. Kung ang ordinaryong ribulto ni Kristo na gawa sa kahoy o bato at hindi nakakapagsalita ay niluluhuran, ano pa kaya kung isang Kristong robot na nagsasalita at nakakapagsermon ang dumating? Imagine nyo na lang, noong ribultong kahoy pa lang si Kristo, natataranta na ang mundo sa kaluluhod. Ano pa kaya kung isang Jesus Christ robot na nagsasalita ang ipalit at ipakilala ng mga pari? Magbibilihan din ang mga Katoliko ng miniature robot nila sa bahay. Parang laro ang Voltes 5 robot na di baterya at yun ang luluhuran nila at pagtitirikan ng kandila at doon sila magdasal. Nakita nyo na kung anong direksyon ng kabaliwan ang patutunguhan ng mundo? Sino at saan galing ang konsepto o katuruan ng pagsamba sa mga imahe at ribulto, Greeks at mga Romano?
Kung si Sophia Robot na prototype pa lang ay tinanggap na ng United Nations, paano na lang kung magkaroon ng Jesus Christ Robot na higit pa kay Sophia? Hindi kaya yun na ang gawin nilang President of the United Nations General Assembly o kaya Chairperson ng United Nations Human Rights at isang Messiah Robot ang susundin ukol sa mga religious and biblical policies at siya na ang pakikinggan ng mga bansa? Think about that. Yan ang tinutumbok ng mundo ngayon. Ebidensya, ayan, paunang mind conditioning si Sophia the Robot. Tahasan naming sinasabi sa inyo, papunta na po tayo sa panahong sinasabi ng Revelation 13, verse 15 to 17. The second beast was given power to give breath to the image of the first beast, so that the image could speak and cause all who refused to worship the image to be killed. Ang pangalawang hayop ay nagkaroon ng kakayahan upang bigyan ng hininga ang imahe o ribulto upang ito ay makapagsalita at ang sinumang hindi sasamba sa imahe o ribultong ito ay papatayin. Verse 16 to 17. It also forced all people, great and small, rich and poor, free and slave, to receive a mark on their right hands or on their foreheads so that they could not buy or sell unless they had the mark which is the name of the beast or the number of its name. At piperasahin ng hayop ang sangkatauhan na tumanggap ng marka sa kanilang noo or kanang kamay. Ang sinumang walang marka ay hindi makakabili or makakapagbenta. Lumilinaw na ngayon ang ugnayan ng politics, religion, and economy. Tanong, ano ang tunay na mark of the beast na sinasabi sa talata na ipinatupad nitong pangalawang hayop ayon sa Revelation 13? Abangan nyo po yan sa pagpapatuloy ng mark of the beast para malaman nyo kung kayo ay merong tatak ng hayop. Muli kaming nagpapasalamat sa mga patuloy na sumusuporta sa ating advocacy. Para sa mga newly baptized, congratulations and welcome to the covenant. Para naman sa mga nais magpabautismo at magpasakop sa covenant, pakiclick nyo na lang po ang link ng Facebook group ng Joshua na inilagay namin sa description nasa ibaba lang po nitong video. Ang Joshua group ang entry point para sa mga magpapabautismo. Para naman sa mga new subscribers, mayroon na po tayong mahigit 120 videos. Unahin niyo pong panoorin ang The Guide para alam niyo kung saan kayo dapat magsimula. Ang link ng The Guide ay inilagay din namin sa ibaba din nitong video. Pakibasa niyo na lang po ang description. Para sa lahat ng nanonood, see you on our next video. Stand for truth. Be blessed. Shalom.